Hello mga Mi! Kumusta? Another mini vlog, another blessing! Ilang araw nga din akong hindi nakapag mini vlog, nagpahinga nga lang at nabisi lang. Sabi nga nila pwede kang magpahinga pero bawal sumuko. Tuloy lang natin at laban lang sa pagiging small content creator. Basta't nga masipag ka lang at matyaga at samahan mo din ang dasal at huwag ka din susuko ay matutupad din ang goal natin. Anyway, ito nga pala yung na-order ko na sala seat cover. Parang hindi ko nga nagustuhan dahil hindi nga nabagay sa sala seat namin. Maliit pala itong cover at malaki pala ang sala seat namin. Nagkamali ako. First time ko kasi nag-order ng ganito at nagustuhan ko talaga yung kulay niya. Bagay pala ito sa medyo maliit na sala seat at square. Parang hindi nga rin nila nagustuhan dahil hindi daw tugma ang kulay at laki. At sayang din daw ang pera. At sabi ko naman ay hindi sayang dahil mapapakinabangan natin yan sa pang-araw-araw natin na ginagamit. Dahil ilang buwan na nga rin itong walang cover. Itong sala set. Dahil yung isa kong cover ay masyadong malaki at mabigat talaga labahan at magastos sa sabon. Kaya hindi muna ako naglagay ng cover ng ilang buwan para naman ka ako makatipid-tipid ng sabon. Anyway, maglilinis-linis na nga rin ako dito sa bahay at uunahin ko nga dito sa sala. Medyo nakakalimutan ko nga rin itong linisin sa sobrang busy. Yun naman tayong mga nanay at maraming mga ginagawa. Tulad na nga rin itong mga gawain natin dito sa loob ng bahay. At meron pa nga kaming mga baboy ng mga inaasikaso. At nabibisi nga rin ako sa pagiging affiliate sa TikTok. Yun kasi ang priority ko. Dahil kahit papano, meron akong extra income. Gusto ko na nga rin itong ayusin ang aming sala set dahil nga mag-new year na. Wala pa kasi sa ayos ang sala namin at ang gulo pa at hindi ko nga alam kung ano yung uunahin. Ito kasing lamesa na ito ay sobrang nagagamit namin dito. Bukod kasi sa kinakainan namin ay ginagawa din nila itong study table. Kaya nag-iisip talaga ako kung paano ko aayusin. Ito nga rin lamesa na ito ay nakalagay nga rin ang printer namin. At marami ding mga anik-anik ang nakalagay dito. Unti-unti na nga rin ako maglilinis para mabawas-bawasan naman ng trabaho. Itong ang lagayan namin ng TV ay plano ko nga ay pinturahan siya ng puti at may halo ding light brown. Para makauso rin ako ng aesthetic na kulay, di ba mga Mi? Nauso na talaga sa atin ang team puti at team kahoy. Maganda naman talaga ang combine ng kulay puti at kulay light brown. Yun nga rin yung plano ko, nahahaluan din ng pintura na may pagka light brown. Para pasok sa team puti at team kahoy. Nakapaglinis na nga rin ako nung nakarang araw, hindi lang na video. Dahil nga minsan sa sobrang maraming trabaho, hindi na natin nagagawang mag-video. Etong ang tiles na ito ay napansin ko meron na ring dilaw-dilaw dahil nga matagal na nga rin ito. Dahil nga rin sa katagalan na nga rin itong bahay. Nagpaplano nga akong palitan ng kurtina sa sala dahil tinahi ko nga muna ang kurtina dahil may sira na ang mga yun. Maghuhugas sana ako ng plato pero naghugas na pala ang anak ko kaya maglilinis na lang ako ng iba dito sa kusina. Magre-refill nga muna ako ng mga asin at wala na palang laman ng mga grapon. Isa nga daw sa pamahiin ng mga matatanda bago daw magpalit ang taon ay kailangan daw punuin ng mga lalagyan tulad ng asukal, kape, asin. At hanggang ngayon ay sinusunod pa rin natin ang pamahiin na yon. Anyway, magpupunas nga muna ako dito sa aming banggera. Iba pa rin kasi kapag tayong mga nanay ang naglilinis. Ang mga kabataan kasi ay tamang hugas lang. Kumbaga sa gitna lang ang nalilinisan nila, yung mga sulok-sulok ay hindi na nila malinisan. Kapag nga araw at ganitong oras, ay wala ring tubig dito sa amin. Sa hapon na nagkakaroon ng tubig sa amin hanggang gabi, kaya pinupuno talaga namin ng mga lagayan kapag gabi, medyo malakas-lakas na yung tubig. Kaya bumili talaga kami ng mga balde at mga drum para istakan ng tubig. Anyway, meron pala akong dumating na parcel mga Mi. Ito nga yung nakikita ko sa mga kamami vlogger. Ito nga yung isang nagpapaganda sa ating bahay at nakaka-attract lalo na sa kusina. Ito nga yung mini artificial aloe vera plant. At eto naman yung isang parcel na very useful na ginagamit din ng mga kamami vloggers sa kusina. Eto lang naman yung dish organizer or plate organizer. Dalawa na nga yung in-order ko dahil sayang naman yung shipping. Dito kasi sa amin sa probinsya is nasa 100 yung shipping. Grabe, nagustuhan ko talaga tong dish organizer na ito dahil super space saver siya. Super minimalist and aesthetic. At napakamura pa at meron din siyang lagayan ng kubyertos at may drainage na rin siya. Grabe, na in-love talaga ako dito sa artificial aloe vera na ito. Dito ko rin nga siya ilalagay sa may lababo. Sino ba naman ang hindi gaganaan kapag meron kang nakikitang mga ganito sa kusina? Eto ngang steel rack na lagayan namin ng mga plato ay naiba na naman ang ayos. At napansin ko pa nga sa taas at parang may ukay-ukay. Tinanggal ko nga muna ang iba at ilalagay ko nga muna dito ang mga dish organizer. O diba, pak na pak at kasyang-kasya, space saver talaga siya. And see you in the next vlog. Thank you!